Alam mo, gusto ko na mag-resign. Plano ko na mag-resign. Paano? Boss namin, lagi kami sinisigawan tapos pas working hours pa yung mga trabaho. Para yun lang gusto mo na mag-resign. Bro, lahat naman ng trabaho mahirap eh. Kayanin mo na lang. Tiisin mo na lang. Ganyan talaga. Ako nga, 24 hours yung trabaho ko eh. Hindi naman ako nag-resign. Kayanin mo na lang. Baka naman ikaw lang nag-iisip niyan. Eh, sigurado ko ba yan ang sinasabi ng mga workmates mo? Baka naman kasi kulang ka rin sa gawa. Puro reklamo ko lang din. Sabi ko nga. Ako bro, sabi sa 2 Thessalonians 3:10, if anyone is not willing to work, let him not eat. Minsan na bang may nag-open up sa'yo at ganito ang naging sagot mo? Pwedeng para sa'yo, wala namang mali sa mga nasabi mo or ang intention mo lang naman ay makatulong. Pero merong proper way to listen sa mga friend natin na nag-open up about their problems. Hi Breakers! Ako si Neo and today, sama-sama nating i-discover how to empathize with a sad friend. Step number 1, listen muna. Most of the time kasi, hindi pa man tapos ang kwento ng friend natin, para bang alam na natin kung anong isasagot. Meron na kaagad na lines and sentences sa dulo ng dila natin. Remember Breaker, when empathizing with a friend, you need to know the whole story. Whole story ah. And what kind of conversation ang gusto ng friend mo? Gusto niya ba manghingi ng advice from you? O gusto niya lang nang makikinig sa kanya? Kaya i-hold muna ang ating opinion at patapusin muna natin silang magkwento. Step number 2, acknowledge their feelings. Kung ang naiisip mo agad sabihin ay huwag kang malungkot, hindi ka dapat magalit, maging happy ka lang. Maaaring hindi ito helpful at the moment. We have to make them feel na ang emotions nila ay valid at ang feelings nila ay understandable. Hindi kasi natin sila pwedeng diktahan kung anong dapat o hindi dapat nilang maramdaman. Kung ano man ang naging reaksyon nila sa sitwasyon na pinagdaraanan nila, iyan ang way of coping na alam ng bodies and brains nila. We can't change that by just saying na huwag ka na malungkot. Instead of invalidating their feelings, let's acknowledge them by saying, oo, naiintindihan kita. Gets ko bakit mo nararamdaman yan ngayon. I understand. Step number 3. Samahan silang mag-process. Minsan kasi ang solusyon sa problema ng ibang tao ay very clear for you. Probably dahil hindi ikaw ang nakaranas ng distress nila. Pero para sa kaibigan mo na dumaranas ng problema, hindi madaling mag-keep ng focus. Hindi madaling makita ang dulo ng hirap na pinagdaraanan nila. What you can do is to make them feel na nandyan ka at kasama ka nila, iparamdam mo na kahit mahirap ang sitwasyon, hindi sila nag-iisa. Minsan kasi ang greatest help na pwede mong ibigay ay hindi solusyon or advice, kundi ang presence mo when they need you the most. Step number 4. Ask questions. Nakakahiya talaga mag-open up sa umpisa, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Imaginin mo, na ganun din ang nararamdaman ng kaibigan mo. Nahihirapan din siya mag-open up sa'yo. Kaya naman, we can start asking questions para ma-encourage ang friend mo na magkwento at mag-share. Especially yung mga bagay na pilit nilang sinusolo. And when you ask questions like, okay ka lang ba? Anong nangyari? Kamusta ka? It shows na talagang concerned ka sa kanila. Napaparamdam nito na willing ka talagang makinig sa stories nila. Step number 5! Mirror them.
Subukan mong isipin na nag-type ka ng 7 paragraphs ng kwento about sa situation mo. Tapos ang reply ng kausap mo, ah, ganun ba? Get well soon. Wow. 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 Breaker! Konting effort naman! Kung sincere nating gustong mag-empathize with our sad friend, we need to match their openness. Mirroring means copying or imitating. So, kung magka-chat kayo ng friend mo as much as possible, pantayan mo ang haba ng chat niya and mag-reply sa lahat ng concerns niya. In this way, we can make them feel na they are heard and their concerns are valid. Breaker, consider it a big privilege kapag may lumapit sa iyong kaibigan para mag-open up at mag-share. It only means they trust you that much dahil ikaw ang pinili nilang takbuhan. Sabi ko nga kanina, hindi madali ang magkwento ng mga karanasan. Kaya naman, as much as we can, let's aim na maging worth it ang pag-approach nila sa atin at maramdaman nila na hindi sila nagkamali ng nilapitan. At ito pa! I want to congratulate you! Congratulations! Dahil pinanood mo tong video na to, ibig sabihin you are upping your game pagdating sa pag-comfort at pag-empathize with your friends. And that's a big yes! Good yan! Kapong! Kung meron ka pang kakilala na sa tingin mo matutulungan nito, you can share this video and let them know what you have learned. And syempre, since nandito ka na rin naman, don't forget to like, follow, and subscribe sa aming social media accounts, iCanBreakThrough. Kaya naman, kita-kits tayo sa susunod, Breakers! This is Neo, signing off. Wushu! Wushu! Magic! Magic! Magic!